So, paano ba makukuha? What's up, guys? So, what's up mga kauri? Nandito tayo ngayon sa VITB kung saan ang daming lamok. Ang didi-discuss natin ngayon ay paano nga ba namin nakuha ang 100 subscribers at naging 1,000 subscribers na siya ngayon. So, ito na nga. Nagsimula kami nitong lockdown. Kasi madaming lockdown. lockdown. So, yun nga. Tapos, ang subscribers namin dati is nasa 100 pa lang. So, yun, nag-film kami na nag-film, vlog kami ng vlog, hanggang sa nakarami namin. Tapos, sabihin nyo sa mga pinsan nyo, kung may mga pinsan kayo, mga propapits, or iba pa, na mag-subscribe sila sa YouTube channel nyo, para in case na magkapera na kayo, sama mo sila at ilibre. Ganun. Wala kami kaalam lang kung paano talaga kung kasi hindi naman kami artiste. So, ngayon yung mga sa 2020, ang hirap. Daming kailangan mong gawin. Tapos, ang hirap kung yung 100 subscribers kasi wala namang manonood sa'yo. Bakit nga ba walang manonood sa'yo? Kasi hindi naman business yung ginagawa mo. So, kung magaling ka siguro sa mga bagay-bagay na nakapagkasaya ng tao, dun, makikilala ka. Katulad ng ibang YouTubers or vloggers or influencer, yun, makikilala ka talaga dun. So, kami naman, gumawa lang kami ng gagamboy. Yun, nag-start kami dun hanggang sa gumawa kami ng cooking. And then after that, we decided to make some videos that give influence to other people. But, so yun, hanggang sa nagkaroon kami ng 1,000 subscribers. So ngayon, happy tayo kasi may 1,000 subscribers na tayo. So, gumawa ka ng content mo. Dapat yung content mo is may laman. Nakakakurot sa mga madlang peoples. At tapos sa mga dabber cards. Kung may alam kang idea, kung nangyari magaling ka sa short film, bibigyan ka sa short film. Kung magaling ka sa cooking, bibigyan ka sa cooking. Kung magaling ka sa lahat ng bagay, or doon ka sa comedy, drama, anything you want is it's okay to give a so yun na nga look up na 100 subscribers tas kung gusto mo ng organic na subscribers gumawa ka ng mga account mo. Di naman bawal ang gumawa ng account mo. Ang mali lang kung nakita ni YouTube ang mali yung ginagawa mo. Dun. So, what's up guys? Paano ba namin nakuha ang 4,000 hours? Paano ba matabadali ang pagkuha ng 4,000 hours? So, ganito. Kunwari ikaw, may 4,000 hours. 4,000 hours ang required sa YouTube. And then, pag i-convert mo yan sa minutes or it is baliktad. 4,000 hours. Baliktad lang ito. So, what's up guys? Kung bago ka pa lang sa aming channel, at
gusto mong maging isang legit katulad namin, pindutin mo lang yan, kulay red yan, kulay pula, at mag thumbs up ka nito at mag comment ka na rin. Pakipindot na lang din yung notification bell dyan, yung bell, para hindi ka matapos mahuli kung may post kami. So ano pa hinihintay mo? Tara na, uwi na tayo. So yun lang nga po guys, paano ba makukuha ang 4,000 hours? So ang daming mga methods para makuha ang 4,000 hours. Pero ang sasabihin ko lang is, pwedeng mag-upload ka ng mag-upload, pwede kang bumili, mag-avail ng subscribers mo kung gusto mo yun, kung may pera, gawin mo. Tapos, pwede ka rin naman gumawa ng paraan, katulad ng pag-watch ng sarili mong videos, pwede rin yun. Pwede mo rin gawin yung bumili ng mga watch time ng iba, para sa ganun mas mapabilis pa yung pag-usad ng iyong YouTube. So kung nagustuhan nyo tong video na to at naging informative ito, just leave a like, comment, subscribe, and don't forget to click the notification bell para naman maging aware kayo kung meron kaming ilalabas na post, kahit man lang short films. Tapos ano pa ba, i-discuss pa namin yung 4,000 hours. Kung nagustuhan nyo tong 1,000 subscribers explanation. So yun lang. What's up guys, panibagong vlog na naman po ito. Ako nga po pala ang inyong vlog core na si VITV.